Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos sa sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteyo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapaglilibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaak. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaak na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaak. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaak ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Birlahay Roy. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaak
kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Maligayang pagbabalik po dito sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes ng buwan ng Hulyo. Kalahating taon na po tayo at malapit na naman natin, no, pagtapos lang ng buwan na ito, puspusan na naman ang ating paghahanda, no, sa bahagi ng simbahan. Paghahandaan na natin yung traslasyon. Sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo kay Mateo, sabi niya, sumunod ka sa akin. Nilapitan ni Jesus si Mateo at sinabi o kinausap, sumunod ka sa akin. Lahat tayo nakarinig ng tawag. Ang tawag o ang pagtawag sa pagbabalik loob, sa pagbabagong buhay, nagmumula sa Diyos. Okay? Nagmumula sa Diyos. Pero yung pagtugon, nagmumula sa atin. May tawag tayong naririnig, kailangan nating tumugon. Kaya nawa po sa pagparito natin, masagot din natin yung katanungan, katulad ba ni Mateo, tumugon na ba tayo? Kasi hindi po automatic na, o hindi ibig sabihin, nandito tayo, nagsisimba tayo, maging sa online, eh, sumunod na tayo. Bagamat tinawag tayo, narinig natin yung tawag. Pero yung tanong, tumindig na ba tayo at sumunod sa Diyos? Yan. Tingnan natin po. Si Mateo po, ang trabaho po niya ay maningil ng buwis. Tax collector. Para saan? Hindi para sa templo, kundi para sa gobyerno. Ha? Para sa gobyerno ng mga Romano. Para sa kanilang pondo, para sa pananakop, para sa pambayad sa mga sundalo, doon po yun napupunta. Pagpapalawak ng nasasakupan. Bawat isang tao na naninirahan sa nasasakupan ng imperyo ng Romano, kailangan magbayad ng buwis. At si Mateo, yun yung trabaho niya, ang maningil ng buwis. So kasalanan ba, masama ba para ang isang taong maniningil ng buwis? Hindi naman masama, nagtatrabaho siya eh. Pero nagkakasala si Mateo dahil sa hindi tamang paniningil ng buwis. Ang tingin ng mga Hudyo sa trabaho ni Mateo, kasalanan. Kaya si Mateo itinuturing na makasalanan. Malina po? Malina. Okay. Kaya si Mateo, siguro, tinanggap niya na lang. Tinanggap niya na kung ano ang tingin sa kanya ng mga tao, makasalanan siya, okay, di sige, makasalanan na. At siguro, no, nasanay na siya, in-embrace niya na kung ano yung sinasabi ng tao sa kanya na siya ay makasalanan. Pero ito ngayon, dumating si Jesus, hindi siya tiningnan bilang makasalanan. Tiningnan siya bilang isang taong kailangan alisin sa pamumuhay sa pagkakasala. Hindi nakita o hindi tiningnan ni Jesus si Mateo bilang masamang tao, kundi isang mabuting tao na nakagawa at namuhay sa kasalanan. Kailangan i-rescue. Kailangan alisin. Kaya nga tinawag siya, sumunod ka sa akin. Narinig ni Mateo, may tumanggap sa kanya, tumindig at iniwan ang kanyang gawain.
Pero siyempre, may mga tao noon, bakit sumasama, bakit nakikikain si Jesus sa isang makasalanan o sa mga makasalanan? Bakit nandun siya? Yun yung problema, dahil ang tingin ng ibang tao sa kanilang sarili, hindi na masama. Kaya nawa po, hindi po ito usapin tungkol sa politika, no? Pero gusto ko lang iparating sa lahat po ng nagtatrabaho sa pamahalaan, gusto ko lang po iparating sa konteksto ng ating pagninilay, hindi po kayo masama. Mapa-staff, mapa-sa-presidente, anumang posisyon, trabaho nyo po yan. Okay? Nagtatrabaho kayo. Kung babalikan na ninyo, nung umpisa pa lang, nangako kayo na kayo po ay tutulong sa tao, tutulong sa bansa. Napakaganda ng intention ninyo. Mabuti kasi kayong tao. Hindi ko lang alam kung dahil sa mga nakapaligid sa inyo, dahil sa sistemang pinasukan ninyo, baka lang nadala kayo at nasabing, ganito talaga ang kalakaran dito eh. Sige na lang. Hindi kayo talaga korap. Pero dahil sa sistema, nagiging korap. Pero nais nang iparating ng Diyos sa inyo, hindi kayo masamang tao. Kaya tinatawag tayo ng Diyos. At ibabalik ko din, sa lahat ng nandito sa simbahang ito, maging sa online, sa lahat ng mga deboto, kabilang tayo sa mga katulad ni Mateo na may kasalanan, namumuhay sa kasalanan, na tinatawag tayong sumunod sa kanya at tumindig. Kaya babalik ko yung kanina. Hindi porket nagmimisa ako dito, hindi porket nakaupo kayo dyan, tumindig na tayo at iniwan na natin yung ating mga gawaing nagdudulot ng kasalanan. Nahihirapan pa tayo. Kaya kailangan natin lalo tigit magtulong-tulong, magsama-sama, umingi ng grasya sa Diyos na maiwan natin yung gawain na nagdudulot ng pagkakasala. Hindi natin kinukonsente ang maling gawain. Hindi rin tayo mamumuhay sa pagiging judgmental. Ay, ako, nagsisimba ako lagi, mabait ako. Kaya ang tingin natin sa kanila, masama sila. Tandaan mo, lahat tayong naririto, kasalo si Kristo sa isang hapag. Sa Ebanghelyo, ang mga kasalo doon sa kainan, kung nasaan ang poong Nazareno, mga makasalanan kung ituring ng lipunan. Sabi nga ni Kristo, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga magaling na. Hindi, sabi, di ba? Hindi habag. Hindi hain, kundi habag. Naparito para sa mga kasalanan. So kasalo, kasali tayo, sana makita natin sa sarili natin na, wow, kahit makasalanan ako, gusto ng Diyos, makasalo ako. So kung nagsasabing, ikaw ay banal na, ay hindi ka dapat nandito. Kung ikaw ay banal na, dapat nasa langit ka. So, dahil nandito tayo, nandito ako, hindi pa ako banal. Pero nawa, maging banal sa tulong ng grasya ng Diyos. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Tingnan niyo lang. Hindi ko sinasabing kausapin niyo. Tingnan niyo lang, no? Kahit ganyan yan, nakikita ng Diyos may mabuti sa bawat isa sa atin.
Bawat isa sa atin, naiintindihan din ng Diyos bakit mo nagagawa yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Yun yung nakikita ng Diyos. At yun yung mas importante kesa sa nakikita ng tao na pawang panguhusga lang ang ibinibigay sa atin. So nawa po, mas pagtuunan natin ng pansin, mas pakinggan natin ang tinig ng Diyos na laging tumatawag sa atin araw-araw o tuwing Biyernes, tinatawag tayong sumunod sa Kanya. Ang tanong lang, kailan tayo magkakaroon ng lakas ng loob para tumayo o tumindig at lubusang sumunod sa Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang ating itutugon, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwan ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapad na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po.
Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, nilulwalhati ka namin.